Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinapan. Masiawit kayo at siya'y pagdamat, magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, sama-sama tayo muling magpuri, magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang patuloy niyang ipinagkakaloob sa atin sa kabila ng ating mga kahinaan at mga kasalanan. Ngayong araw na ito ay ating ipinagugunita ang isang santo na si San Benito at si Saint Benedict the Abbot. Nawa sa kanyang tulong at panalangin, makamit natin ang mga biyaya at pagpapala na ating nananais sa misang ito sa ating buhay. Pagdasal din natin ang lahat ng mga patuloy na humingi sa atin ng mga panalangin. Ganon din ang mga taong may karamdaman, ang mga naghahangad ng kanilang mga pangarap sa kanilang buhay. Alatigit si Nigel Ivan, Karina, and Harvey Cuenca para sa kanilang personal na intensyon. Mga kapatid, alalahanin muna natin ang mga nagawa natin, mga pagkukulang at mga pagkakasala laban sa Diyos at laban na rin sa kapwa. At atin ito ihingi ng patawad sa Panginoon upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sabay-sabay nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nagpapakadalubasa sa paglilingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang amin nawang mapahalagahan para taluntunin naming maliksi at bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, gumising ng gabi ring yaon si Jacob at tinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 aliping babae. Pagkatapos, itinawid ang lahat niyang ari-arian at mag-isang nagbalik sa kabila. Doon nakipagbuno sa kanyang isang lalaki hanggang magbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya magagapi si Jacob, pinalo niya ito sa balakang at ito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ko binebendisyonan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo, hindi na Jacob, sapagkat nakipaglaban ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano pong ngalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mong malaman?" sagot naman ng lalaki. At binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ng mukhaan ng Diyos, gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sikat na ang araw nang umalis siya roon at pipilay-pilay na lumakad. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi kinakain ng mga Israelita ang litid ng pigi ng hayop, sapagkat iyon ang bahaging napilay kay Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Poon ako ay dinggin mo sa daing ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, dinandaya kailanman. Kaya ako'y sumasamong, dalangin ko ay pakinggan. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Hahatol ka sa panig ko sa pasya mong ibibigay. Pagkat iyong natanto ang tunay na katwiran, ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid. Sa piling ko naroon kahit gabi nagmamasid, ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat akong mangusap, ang layunin ay malinis. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y namamasid. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig. Kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibik. Sa amin ay ipadama yaong banal mong pag-ibig. Sa piling mo'y ligtas kami sa kamay ng malulupit. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Kung paanong sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamalas. Kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamamasid. Magsitayo po lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tubang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon.
At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, dinala kay Jesus ang isang piping inaalihan ng demonyo. Pinalayas ni Jesus ang demonyo at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi nila, kailan may walang nakitang katulad nito sa Israel. Dadapuat sinabi ng mga Pariseo, ang prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit. Ano man ang kanilang karamdaman, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay. Parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po at welcome sa parokya at pambansang Dambana ng ating Santo Patrong si Santo Padre Pio. Ganon din sa mga tao na patuloy na sumusubaybay sa ating via live streaming na nanonood din sa kani-kanilang tahanan o nasaan man silang lugar. Tandang-tanda ko po nung ako po ay unang mapa-assign sa aking parokya. Paka-ordin ko bilang isang pari. Wala pa po akong isang buwan. Meron hong dinala sa parokya na inaalihan ng demonyo. Yun po ang sabi nila, inaalihan ng demonyo. At paglabas ko nga ng kwarto, pagbaba ko ng kumbento, ay nagsisigaw nga yung babae. Ang sabi ng mga kasama'y inaalihan, kapit-kapit ng napakaraming kalalakian o tao. Ay di ako'y natakot din, kinabahan. Sabi ko'y, aba, ay demonyo ang kalaban ito. Kalaban ko ay demonyo. Pero, dahil sa ako ay batang pari, hindi ko alam ang gagawin. Kasi ho, may mga pari po talagang itinatalaga para sa mga nagpapalayas ng demonyo o yung tinatawag nating mga exorcist. Sa isang diocese, ang main exorcist ay ang obispo. Pero hindi naman po kaya ng obispo nalibutin lahat yung mga inaalihan, yung mga taong inaalihan. Kaya siya ay nagtatalaga ng mga pari. Sa amin po ay may tatlo siyang dinelegate na mga pari na mangangasiwa sa tatlong bikarya. At balik ho tayo sa kwento. Talagang ako ay medyo takot. Tinawagan ko po ang kura ko. Wala ho kasi yung parish priest namin noon. May meeting. Sabi ko, Father, ano ang aking gagawin? Ngayon ko po lamang ito na encounter. Kabago-bago ko lamang pa. Pari, ang na-encounter ko agad ay inaalihan ng demonyo. E di sabi, ay ganito Father, pumunta ka. O papapuntahin mo doon sa pari na dinelegate ni Bishop, doon sa pinakamalapit. Ay ang pinakamalapit pong parokya noon ay sa katedral. E di pinapunta ko. Ay ganito ang inyong gagawin ha. Punta po kayo sa katedral at nandun po ang isang pari na dinelegate ng ating obispo para mag-exercise o mag-exorcise ng gawain ito para sa mga inaalihan ng demonyo. Yan nga lang, sa kasamaang palad, hindi ho sa pari dinala. Sa faith healer dinala. Pero makalipas po ang mga araw, fast forward po tayo ng kaunti, ano, nakausap ko ngayon
At nung minsan ako'y nagmisa sa kanilang barangay, dun sa sinasabing inaalihan ng demonyo, hindi naman po pala inaalihan ng demonyo. Sadyang may mabigat lamang na nakaraan at pinagdaraanan. Nag-counseling sa akin, nakipag-usap sa akin, at ang maganda doon, nagkumpisal sa akin ng kanyang kasalanan. Bakit ko po naibahagi sa inyo ito? Yung babaeng akala ko'y inaalihan o kala namin inaalihan, troubled pala. May nakaraan, may pas na mabigat. Dalaho ng matinding kanyang pinagdaraanan at problema. Kaya siya pala'y nagwawala. Para ho na sobrang depressed sa buhay. Akala ho natin minsan, talagang yung mga inaalihan ay talagang naroroon. Pero minsan pala akala natin yung mga kasalanan ay okay lamang. Kasi ang maganda ho nito, sa Ebanghelyo dito natin nakita at ipinakita sa atin ng Panginoon, na pagpunta niya sa isang bayan, nakita niya ang mga tao, napakarami. Ano ang sabi? Sila ay lito at parang mga pastol na walang, o para silang mga tupang walang pastol. Lito. Troubled and abandoned. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Tinulungan. Pinagaling ang mga may sakit. Pinatawad ang mga may kasalanan. Kasi bunga ho ng pagkakasakit at karamdaman ay gawa din ng kasalanan. Nangihina ang ating kaluluwa. Kaya po, ano po ang maganda nating gawin sa ating buhay? Kung tayo po ay may mga nakaraan na mga serious sin, broken relationships, troubled sa pamilya, o saan man na pinangangambahan natin, ano ang dapat nating gawin? Ito ho, isa lamang ang magandang pagninilay sa araw na ito. Hayaan nating si Jesus ang magpastol sa atin. Hayaan nating si Jesus ang gumabay sa atin kasi He is a good shepherd, ang mabuting pastol na nangangalaga sa kanyang mga tupa. Ito po ang nakakalimutan natin minsan sa ating buhay. Yung hayaan natin ang ating sarili para kay Jesus. Yung ibigay ho natin ang panahon natin kay Jesus. Hayaan si Jesus ang magpastol sa atin sa tamang landas, sa ating patuloy na paglalakbay at pagsisikap sa buhay na ito. Kasi ho, kung tayo po'y mananatili doon sa mga nakaraan natin, ay magagaya tayo sa mga tao sa Ebanghelyo, sila'y lito at parang mga tupang walang pastol. They were troubled and they were abandoned, ika nga. Pero kung hahayaan natin si Jesus ang sa atin ay magpapastol, hahayaan natin ang ating sarili na sa Kanya ay magpahubog, hindi ho tayo mangangamba. Wala tayong katatakutan, wala tayong pagdurusahan at pagsisisihan. Mga minamahal kong mga kapatid, sa araw na ito ay isang santo na ating pinagunita, si Saint Benedict. Siya po ang nagtatag ng Benedictine monk. No? At meron silang golden rule na tinatawag, kung matatandaan ninyo, kung familiar kayo, yung tinatawag pong ora et labora. Pray and work. 8 hours of prayer, 8 hours of reading sacred scriptures or sacred writings, 8 hours of manual work, 8 hours of charity, working charity, works of charity, yung pagkakawang gawa. Kasi ho, sa Saint Benedict, siya ho, minsan sa kanyang buhay, siya ay tinutokso din at matindi ang tukso sa kanya ng Diablo. Kasi ho, kahit po kanyang makasama noon, hinahayaan siyang lasunin, sirain,
kasi maraming nainggit sa kanya. Pero dahil si Saint Benedict ay malakas ang pananampalataya sa Diyos at pagtitiwala sa Diyos, walang nagtagumpay ni isa man na siya ay lasunin at patayin. Kasi ho siya ay, kaya siya ay tinaguri ang tagapagprotekta din ng mga tao sa masasamang espiritu sa tulong at kanyang panalangin. Ganon din ho naman si Padre Pio, marami din tukso sa kanyang buhay, pero hinayaan niyang si Jesus ang sa kanya ay gumabay at magbigay ng inspirasyon sa atin. Nawa ang mga santong ito, Saint Benedict, Saint Padre Pio, sila'y mga banal. Kanila pong ibinigay ang kanilang sarili sa Diyos, ipinagkatiwala ang lahat sa Diyos, mismong ang kanilang mga problema at pinagdaraanan sa buhay ay kanilang itinalaga at inilaan sa Panginoong Jesus. Kaya sana ganun din ang maging hamon sa ating buhay ngayong araw na ito. Kung meron man tayong mga karanasan na patuloy na sa atin ay bumabagabag, pinangangambahan, hayaan niyo pong si Jesus ang sa atin ay maging patnubay. Hayaan niyo po, maging bukas lamang tayo, yung ating mga puso ay huwag nating patigasin. Huwag nating hayaang ito'y maging bato. Sana ho'y magpahubog tayo sa dakilang pastol at mabuting pastol na si Jesus. Pagpalain nawa tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita si San Benito, tungayan mo ang aming mga alay at ipagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa sa pagdulog sa iyo upang kami pagindapati magkamit ng iyong mga kaloob na pagkakaisa at pagkakasundo sa paglilingkod namin sa iyo. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan, ibinigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila ay mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na pupuno ng langit at lupa ng kadakilan mo. Sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, e manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinagatiyat niya yon inebot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin, ipahayag nating lahat ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, ligtas mo kami, Tanan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa,
at ni Gilbert na aming arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaisa at kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahalabiring Maria na ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri si kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, atin po ngayong awitin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ko, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihariya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paghalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Madilim na lampag man ang tatay.
akin ko. Wala akong sinda, siya ay kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tanga niyang pamalo, sigla't tanggulan ko. Ang isa sa gawa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong aming napagsaluhan ang haing nagbibigay buhay, aming hinihiling na maganap namin ang itinuturo ni San Benito para sa matapat na paglilingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa't isa bilang magkakapatid sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio taga-Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit. Takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit ang aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos, Amang. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una po sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana. Mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa,
Kung inyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng main church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi sa paggawain ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and requirement of the CBCP as National Shrine. Kaugnay nito'y mahigpit tayong pinaaalalahanan sa ating panawagang Clego or Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tigit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Ipinaaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo ay may mga malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ika-apat, mga kapiyo, palagi po nating tandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-lima, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad or ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedules noong nagdaang taon pa at nagkataong napasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ngayong tanghali. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Maaari niyo pong hawakan ang inyong mga pababasbasan ng mga dasalan. Ngayon din po, o ano man ang inyong mga pababasbasan. Ganon din ang mga nasa kanila-kanilang mga tahanan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa't biyaya. Lobi mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain nawa kayo ng mapagmahal at mapagpatawad na Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglay ninyo sa inyong pag-uwi ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos. Itihayag po rin siya, at ating ibon niya gawitan siya. Ang iligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo ay humugos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!